magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. So for today mga kababayan, educational vlog na naman tayo. Nandito tayo muli sa mini farm. At ang topic natin for today about sa grapes. Kasi for the past few season or months ay talaga namang na-stress yung ating mga ubas. Hindi ko alam kung sa inyo kung na-stress din sila. Kaya kung na-stress sila mga kababayan, ganito lang po yung gagawin para magkaroon tayo ng magandang ubas. And then makagawa ng fruiting arms and then magbubunga uli sila ng maganda sa next season. Kaya for today mga kababayan, samahan nyo kami sa mini farm na ang topic natin ay about sa grapes, kung paano siya pagandahin at kung paano gumawa ng bagong fruiting arms para sa next season. Kaya ano panghihintay natin, start na po natin ang video ito. Kaya tara! So ngayon po, pupunta na po tayo sa ating mga ubas para i-check sila and then gumawa ng bagong fruiting arm. So ayan po sa pambungad po, yan yung ating mga grapes. Kung papansin niyo yung kanyang mga dahon, ay meron silang parang sunog-sunog, ayan no. And then meron silang parang powdery mildew. Ayan. And then kung mapapansin niyo yung kanila mga usbong, pangit sila. So ang gagawin lang natin sa kanila ay back to training para gumawa ng bagong usbong and then yung gagawin natin na bagong fruiting arms sa kanila. Kaya gawin na po natin ngayon. Tatanggalin natin lahat yung sanga na yan at magtitira lang tayo ng mga medyo yung matatabang sanga para yun yung bagong mag-usbong. Kaya ang gagawin natin, lahat ito i-remove natin yan. Ayan. And then yung mga matured cuttings na brown na ganito ay pwede natin itanim to kahit payat sila. Ayan. Pero talaga yung mga magagandang size talaga yung pencil size. Pero yung ganito, kasi meron din naman yung nabubuhay na ganito kahit payat, pwede silang itanim. Lahat ng mga payat na sanga, tulad niyan, oh, payat sila and then hindi maganda ang subok ay tatanggalin po natin. Tanggalin ko na ito. Din lang po natin lahat ng payat. Huwag po kayong manghinayang na magtanggal kasi papalitan naman niya ng bago. And then for sure, yung bagong ipapalit niya ay maganda po. Sa pagkakat po ng grapes mga kababayan, alin po ba talaga yung tatanggalin? For example, ayan yung puno niya, ayan. So, ititira lang natin itong medyo magagandang mga cuttings, ayan. Pag nakita natin yung stress siya, basta itira natin yung matatabang cuttings katulad nito, ayan. Basta yun, natira yan, dyan maglalabas ng bagong usbong dito banda, ayan. And then, pag nagba-back to training po kayo, kasi parang tinatawag yun na cane pruning, talagang sinasagad natin siya para matanggal yung sakit ng ubas para pag nag-usbong siya ay talagang walang halong sakit and then maganda siya. Ayan po, makikita natin na tanggalin natin lahat ng mga payat na sanga and then lahat ng medyo okay na sanga, ayan yung medyo healthy, ayan po yung ititira natin and then yan yung maglalabas ng bagong usbong po para sa next fruiting. Yan po yung magiging fruiting arms natin and then dun sa mga usbong nila ay magseselect na lang tayo ng mga fruiting arms, for example 16 na fruiting arms or 12 na fruiting arms yung ititira natin. At pag nag-prune po tayo, yung mga 12 arms or 16 arms na ititira natin, yun po yung ititira natin pag nag-prune tayo. So yun yung magbubunga po. So ayun po yung natapos na back to training na ubas. Yung mga healthy na sanga, yun lang ititira natin. And then dyan po maglalabas ng bagong usbong at gagawa tayo dyan ng fruiting arms. And then after po natin na
Ganyan, mag-apply lang po tayo ng synthetic fertilizer or organic fertilizer kung ano pong available sa inyong area. So, yun po yung ating puno ng ubas. Lalagyan natin ng organic fertilizer. Dito kami sa farm, ay 50-50 kami, synthetic or organic po yung gamit namin. So, kaya gumagawa po kami ng paikot na ganyan kung bakit namin inuukay para pag nilagay namin tong organic na fertilizer na to, ay talagang walang kawala yung nutrients para nakahukay sila ng ilalim and then didiligan natin and then tatabunan. Talaga pag dinidilig natin, yung nutrients ay bumababa sa kanilang mga roots. So itong gamit namin dito ay ito po ay may halong konting vermicast and then ipot ng manok and then compost po. So ilalagay lang po natin paikot sa puno. Ayan po, nalagay na natin yung ating organic fertilizer. Pwede na natin diligan yan or pwede natin ibalik yung lupa. Tapos, didiligan natin siya. So, ayan po, didiligan lang natin ng bahagya para bumaba yung tubig kasi umulan po kanina eh. Para agad effective yung fertilizer at makakain na po ng puno ng ubas. So, ayan po, ganun lang kadaling mag-backstop spraying ng grapes and then magtanggal ng fungus or yung mga stress na sanga. Ganun lang gagawin natin. Lalagay natin siya ng fertilizer and then ipupruning natin siya and then maglalabas yun ng bagong usbong. So ngayon po, papakita naman namin sa inyo yung mga na back to training namin ng 2 weeks ago. Ngayon magaganda na po yung kanilang mga usbong. So ngayon po, nandito na po tayo sa likuran ng ating mga grapes. So kung mapapansin nyo sa aking uluhan, ay makikita natin yung ating mga grapes. Ang gaganda na ng kanilang mga bagong usbong. And then, kitang-kita natin na walang pahid ng fungus. And then, napaka-healthy po nila, diba? Ayan sila. And then, nga po pala mga kababayan, pag nag-back to training kayo ng grapes, huwag kayong mag-expect na maglalabas sila ng flowers, pero may tendency na maglalabas sila ng flowers. Pero hindi nga lang ganun karami kasi nga ay yung ginawa natin ay parang sinagad natin and then tinanggal natin yung pahid ng mga sakit-sakit para pag may bagong usbong ay maganda na. Pero dito po, may naglabas po mga flowers. Dito po banda, yung makikita natin yung mga na-back to training na ubas, ayan, naglabas pa rin sila ng mga flowers, ayan o. Ang lalaki ng kanilang mga flowers. And then for sure malaki ang bunch ng bunga niyan, 'di ba? Napaka healthy po ng ating mga na back to training na ubas and then may mga flowers po talaga sila, ayan oh. Pero hindi nga lang ganoon karami kasi nga ang ginawa natin diyan ay sinagad natin yung pagba back to training sa kanila. Pero kung mapapansin niyo yung kanila mga usbong, ayan mula dito, napaka healthy talaga nila. Ngayon pag na back to training kayo ng ubas, ayan 'di ba nakikita natin 'tong sanga na 'to. So, sa ganyang stage ay pwede na tayong gumawa ng fruiting arms. Yung mga payat din na mga shoot ay tatanggalin natin yan. Ayan. Tapos dito banda, dito sa dulo, mga 2 feet siguro yung layo, ay pwede na kayong gumawa ng fruiting arms. Ayan. Bilang lang kayo ng shoot na 2 or 4, 3 na shoot ng ititira nyo para pag nag-fruit kayo, yung ititira nyo. Kami, 16 arms po yung ginagawa namin. Kunyari ito, 1, 2, 3, talo lang gawin natin and then cut the main branch. So yan po yung papahabain natin and then papag-maturein natin and then pag nag-prune tayo, yan po yung matitira. Kung gumawa kayo ng 16 na ganyan, 16 po yung matitira. Tapos yung cut nun, siguro magtira lang kayo ng nodes na ganito, mga 10 nodes, siguro 2 feet po yung haba nun. Back to training kayo ng grapes, natural lang po na maglalabas yan ng maraming shoots sa pinaka trunk niya or yung pinaka vine niya. So tatanggalin lang natin to para isang trunk lang, depende sa inyo kung dalawang vine yung papaanuin nyo or dalawang trunk. Kami pag sobrang healthy ng ubas, ginagawa namin na dalawang vine yung pinapaakyat namin katulad po nito. Ayan. Dalawang vine, bari nagdalawa siya and then tanggalin lang natin tong shoot na to para hindi masagwang tignan para pag naglakad tayo sa kanila ay hindi harang-harang yung mga vine niya. And then pinapavine natin talaga sila doon sa trellis nila. Ang trellis na to, arbor trellis yung tawag po sa ganyan, yung sa uluhan po. So tatanggalin lang po natin to. Kahit hindi po tayo gumamit ng pruning shears sa ganito, ay malambot pa yung kanilang mga sanga. Na dito banda ay makikita natin healthy yung mga vine nila and then dito, ayan, hindi na namin natining tong grapes na to kaya masikip yung kanyang mga berries pero sa ubas talaga ay magtitining tayo. Pwede nyo pong i-back yung
video natin about sa pagtitining ng ubas para talaga lumaki yung mga berries nila and then humaba yung bunch. So kung mapapansin natin to, ayan, natuloy yung kanilang bunga, di ba? Pag nag-back to training tayo, kahit kukunti ay maglalabas talaga sila ng bunga, di ba? Napaka-cute niya. So dito po banda mga kababayan, kung mapapansin nyo, mayroong mga naligaw na bunga, ayan. Kung napapansin nyo, mga berries nila ay medyo masisikip kasi nga po hindi na namin sila natining sa sobrang daming trabaho, ayan o. May mga bunga-bunga sila. Yung iba, kahit bubot, kinakain na po ng ibon. Ayan, parang nagugutom sila. Pati dito banda, ayan, may bunga sila. Oh. Ayan yung mga bunga nila. Tapos yung iba, nasunog to ng ano, for sure ng and then ulan. Yung mga nakakuha natin mga cuttings, na-harvest natin, ay ikat lang natin sila ng pencil size and then itatanim natin sila para hindi sayang. And then pag tinanim natin sila, ilagay lang natin sila sa well shaded na area and then every other day po yung dilig sa kanila. So ayun po mga kababayan, natapos na po tayo nag vlog sa back to training ng grapes kung paano magtanggal ng sakit na fungus and then magpaganda ng bagong usbong and then magkaroon ng magandang fruiting arms para magbunga sila ng maganda. And then bago ko po tapusin ang vlog na to mga kababayan, ay nice ko pong i-shout out si Ma'am Nicole Manansala and then kay Sir Haron J. Rojas. And then belated happy birthday po sa inyong dalawa and then mag-iingat po kayo lagi dyan. And then kay Kuya Ben Mariano, hello po kuya. And then sa vlog po ni Ma'am Maizen, yung life in the countryside and island living po, pwede nyo po siyang bisitahin. And then kay Sir Benjamin Perez, hello po sa inyo. And then sa mga co-teacher niya sa school po ng Dr. Juan A. Pastor Memorial National High School sa Ibaan, Batangas. And then para po sa mga katanungan about po sa mga planting materials natin dito sa farm, ay pwede nyo po bisitahin yung ating page. Ayan po siya. And then, dyan po tayo mag-i-inquire sa mga halapan at pwede magtanong kung open na po ba yung ating mini farm. And then, kung bago ka lang sa aming channel mga kababayan, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe para sa susunod na mag-upload kami about sa pag-harvest ng mga fruit trees, mga educational vlog, or mga iba pa ay makasama po namin kayong muli. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.